So once again, good morning, my dear sisters and brothers. Are you good in haggling or in bargaining or in striking a deal with a counterpart? Because the readings of today talk about people who bargain with the Lord, or in more spiritual term, maybe you said you struck a covenant with the Lord, or yung tinatawag natin na nakipagkasundo sa Panginoon. So Abraham tried not to save the people of Sodom and Gomorrah by striking a deal with the Lord. Yun na nga sabi ko na it's usually common in the scriptures that people like Abraham are making a deal with God. Si Jacob bargained with God's messenger at nakipag-wrestling pa nga siya. He wrestled with the messenger of God until he gets his blessing. Moses struck a deal for the people of Israel. Or Mary, in the wedding feast, asked Jesus about the favor with regard to the feast to produce wine. And in the gospel for today, the same thing with the followers or soon-to-be followers of Jesus. When they saw the movements of Jesus, the missionary endeavors of Jesus, they said that they will follow him. A scribe said, "Lord, I will follow you." But Jesus gave them the conditions of following him in an image of a fox with no place, no hole to stay, the birds, the Son of Man who has nowhere to lay his head, prompting them to answer the question of, are you really ready to follow Jesus? Abraham failed to make a deal with God because they failed. Now their side did not fit to what God wanted to happen. And, well, hopefully here in the gospel, the soon-to-be disciples of Jesus did their part. At alam nyo tayo ganun, tayo ay halos araw-araw na nakikipagkasundo sa Diyos. Halos tayo ay araw-araw ay naniniklod sa harap niya with our prayers, with our intentions. And not only our intentions, but the intentions of those people who trusted us to pray for them. Kaya nga para ako minsan sirang plaka na sinasabi ko na huwag niyong ignore yung mga prayer intentions. O ngayon, hindi na natin binabasa. No? Dati, binabasa pa. Ang dami na kasi, alam nyo, well, it is actually a source of joy to all of us na kayo ay nagtitiwala no, sa mga nandito sa shrine. Ang aming team, the priest team, ang mga volunteers namin dito, no, that you keep on sending prayer intentions, believing and knowing na ipagdadasal namin yung mga intentions na yan. O minsan nagkakaroon ng mga technical difficulties, minsan mga hindi agad na iisama o nagkakamali yata ng form or on our side na hindi namin napapansin na meron pa pala mga intentions na hindi nakakasama. But daily dito sa ating shrine tayo ay nakikipagkasundo sa Diyos. Lord, sagutin mo naman ang aming mga panalangin. But here, a lesson learned on our part is that ginagawa ba natin yung dapat natin gawin? Abraham
ginagawa ba ng mga taga Sodom and Gomorrah ang dapat nilang gawin? Kayo, mga followers ko, eto, dito sa gospel, handa nyo bang gawin ang demands ng pagsunod sa Panginoon? Oh, the last part was very challenging when they said, and let the dead bury their dead. A figure of speech that tells us we have to give or give up certain things, things that are important in our lives for a greater value, and that is having the favor from God. May it be a prayer for ourselves, a prayer for others, or may it be in the context of the gospel of today, the privilege of being called a follower and a disciple of Jesus. Deal or no deal, ito ang gusto nating mangyari with God. God is always faithful with regard to His side. How about us? Tayo rin ba etapat sa bahagi na dapat nating gawin sa ating pakikipagkasundo sa Panginoon?